here once again, ang inyong kalakbayan. Sa ngayong araw nito ay dadaling ko kayo sa bandang north ng city, sa Malahay. At pupunta natin yung isa sa mga pinakatanyag na castle dito. Kung walang iba kundi ang Malahay Castle. So sama lang kayo. Tayo ngayon sa grounds ng Malahay Castle and Gardens at ito ang map sa harapan natin. Visitor center of tickets from Monday to Friday. So hanggang 5:30 lang pala ng Monday to Friday. So kailangan natin pumasok na. Okay, let's go! Kailangan natin ng ano? Mask. Do you have mask? Okay, good. Okay, let's go. Aboka shops and cafe. Dito tayo muna. Diyan sa harap ng ano, castle. So, ang castle at ang lupa na kinatitirikan ito ay iniregalo actually ni King Henry II kay Richard Talbot noong taong 1185 dahil sa kanyang serbisyo sa monarchy. Ang original na structure na nakatayo dito ay isang wooden fortress, but this was eventually superseded by stone structure sa site mismo ng castle. Then over the centuries ay may mga naidagdag na mga rooms and fortifications. So maraming modifications ang ginawa hanggang ang castle took it on its current form. So ang mga Talbot ay tumira dito between 1185 hanggang 1970s at ang huling Baron de Malahay na tumira dito ay si Lord Milo Talbot na namatay noong 1973. Tapos, naamana ito ng kanyang kapatid na si Rose and subsequently sold it to the Irish estate in 1975. So sa ngayon ay isa itong tourist destinations welcoming thousands of international visitors every year. Isa rin itong napaka-importanting political and social landscape hosting international leaders and summits.
conferences and other political and social gatherings. Actually, dito kami nagkaroon ng men's conference noong, I think, 5 years back. Kaya dadali namin kayo doon sa loob nito. Meron ditong restaurants na kung saan pwede tayong magkape. Ngayon, i-inquire muna tayo kung pwede tayong papasokin at makapagkuha ng video sa loob. So, ayan, nakita nyo ang kapaligiran. O, meron pang dalawang naligaw na prinsesa doon. First queen. Okay, kaya kung gusto nyong magpalipas ng oras, magliwaliw, isa ito sa pwede kong i-recommend sa inyo. Dito sa North Dublin. Hindi ganong maraming turista sa ngayon dahil nga, number one, of course, the restriction ng pandemic. Pangalawa, yung mga tao naman dito kadalasan pupunta dito Linggo. Ayun, binibidyo ako, bibidyohin ko rin siya ng dalawang Koreans. Okay, let's go closer. Ticket na to na nabili pa nung probably a week ago or days ago kasi pwede kang mag-gani.
Ayan, kung gusto naman yung mag-train, long vehicle to. Ayan. Tumantawa yung mga bata, hindi lang mga bata kundi yung matatanda. Ito yung likod ng visitor center. Ito yung likod ba ng ano? Likod lang ito ng visitor center. Yan ang ticketing office dyan. Yan, marami dito mga nagpipictorials ng mga bagong kasal. Siguro pag galing nila sa simbahan, diretso dito para magpictorials lang, which is talaga naman maganda. Or bago sila pumunta ng reception, dito na pictorials. Mukhang kabayan pa itong isang kinasal eh. Playground dito. Okay, so hanggang dito na lang ating tour mga kalagbayan. Medyo lumalamig na ang simi ng hangin. Kailangan makauwi na. At bago umuwi, kailangan makapagkape. Generous food.